Hello, what's up mga kabarikoy? Dahil mayroong bagong update sa Mobile Legends at marami na namang phone na naglalag, nagkakaroon ng FPS drop at saka ng hangs, and marami din nagre-request sa akin about sa video na to. Ito na guys, pag-uusapan natin kung paano natin aalisin yung lag nyo or yung ating FPS drop and hangs kay Mobile Legends sa video na to. Kaya kung gusto nyo malaman yan, halina't pag-usapan pagkatapos ng intro. Let's go! Hush. So yun nga mga pare, kagaya ng sinabi ko kanina, most requested video ninyo to. Okay, so nag-update tayo para alisin yung lag kay Mobile Legends in terms of FPS drop and hangs. So kung hindi nyo pa napapanood yung sa nating tutorial about naman sa kanyang internet or yung sa kanyang connectivity, yung paglalag ninyo in terms of high pings or lagi nagre-red ping, eh panoodin nyo tong video na to guys. Yan, ilalagay ko yung link sa taas. Pwede nyo siyang panoodin pagkatapos ng video na to, o kaya panoodin nyo muna at bumalik kayo sa video na to, pwede rin naman. Pero dun kasi sa video na yung mga pare kayo, itinalakay natin nga kung paano natin maaalis yung high ping dun, no? So pero dun naman marami nag-aantay ng pro version, so huwag kayong mag-alala mga pare kayo, kapag meron akong update dun sa mga modder developers natin dyan, eh update na rin natin yung pro version nya, kasi wala pa kasi ako nakikita, kaya yung nilagay ko dun is free version pa lang ng application and wala pang pro version. Kaya tinatanong ko rin kayo kung gusto ninyo, at dahil gusto ninyo, magre-request ako doon sa mga kilala ko. Okay, so ngayon simulan na natin yung video. Bago pala tayo magsimula, okay, kailangan ko munang ipakita sa inyo yung ating description. Ang description natin guys nandito, okay, lilinawin ko to mga pare ko ya. Yung ating updated file is nandito sa taas, and yung ating backup file nandito naman sa ilalim. So ang recommend ko, i-download nyo yung parehas, para kung gusto niya siyang gamitin or ibalik sa dati yung kanyang file, eh pwede nyo naman gamitin yung ating backup files. Paano naman gamitin yung backup files? Kailangan nyo lang i-redo yung gagawin natin mamaya. Ganun lang ka-basic, okay? So kung paano naman i-download yung mga files natin, dahil marami mga nagtatanong, marami pa rin nagtataka, para doon sa mga new viewers or new subscribers natin, guys, panoodin nyo to guys, oh, nandito na sa ilalim, paano i-download ang files ko. Panoodin nyo lang yan, malalaman nyo na lahat kung paano. Then sa baba nun, may makikita kayo ditong improvement, basahin nyo lang yung mga pare ko para dun sa mismong description ng ating script. O ngayon, magsimula na tayo. Pagkatapos yung nga siya i-download mga kapare ko, ang kailangan nyong gawin ay pumunta sa ating Zer Archiver. Ang Zer Archiver mga kapare ko, madadownload nyo sa ating Play Store. So ilalay ko na lang din pala yung link sa description para magkaintindihan tayo at mas mabilis. So pagkatapos nun, paglimbawa, na-open nyo na yung Zer Archiver. So ibalik ko lang sa pinakumpisa. Ganito yung makikita ninyo, pupunta lang tayo sa ating download. Okay, download folder. Pagdating nyo sa download folder, kailangan nyo lang hanapin yung kapare ko yung ating mismong file. Okay, which is ang pangalan nyo yung pare ko is MLBB config. Okay, smooth config, hanapin natin dito. Basta pare ko yung pinakumpisa. So dahil nga alphabetical order naman to, hanapin nyo lang sa P, then hanapin nyo dito yung pare ko. So show and see guys, ito. Pare ko is MLBB smooth configs. Kailangan nyo makita yan, just click it. And pagkatapos yung mga pare ko, click nyo lang yung ating view. Pagka-click nyo ng view, makikita nyo yung isang folder dito, which is file. Ang kailangan nyo gawin mga pare ko is ilong press yan and copy lang. Punta tayo ngayon sa ating device memory ulit. Pag nandito na kasi device memory, click nyo lang yung Android folder. So sundan nyo ako. Pagka-click nyo ng Android folder, hanapin nyo yung data folder. Hanapin nyo naman yung ating mismong com.mobilelegends, which is nasa baba kasi nasa M siya. com.mobilelegends, hanapin natin. So ayun, yan, click nyo lang yung com.mobilelegends. And kapag nandito na kayo mismo mga kapare ko, hindi nyo na siya kailangan i-click. Okay, hindi nyo na kailangan i-click, just click the paste. Okay, hindi nyo na kayo kailangan mamimili dyan sa file at saka cache. Kailangan nyo lang gawin is click lang yung paste. Yan, pagkatapos yung mga kapare ko, may makikita kayo dito, click nyo lang yung apply to all files, then replace. Pagkatapos yun mga kapare ko, okay na siya. So yun nga mga kapare ko, pagkatapos yun ang gawin yung copy and paste procedure na ginawa natin sa video, ang recommend ko na gawin ninyo is mag-restart ng self. Para yung cache file natin, yung RAM natin, mag-reset sa pinakaumpisa. No? So maklear yung mga cache file, yung RAM natin mag-reset sa pinakaumpisa. Makakatulong yun mga kapare ko, para kapag naglaro tayo, mas okay yung kanyang effect, yung effect mismo ng ating Mobile Legends script. So mas maganda yung effect niya if magre-restart kayo pagkatapos nyo siyang i-copy and efface dito sa ating mismong MLBB files. By the way, may magtatanong dyan sigurado, ano ba yung effect ng file mo kapare ko, at ano ba yung makukuha namin benefits dyan. Unang-una mga kapare ko, kaya niya magkaroon ng 60 FPS stable or higit pa, it depends yan sa phone specs ninyo. Ang ibig sabihin, kung yung phone specs ninyo or yung inyong CPU ay kaya lang i-process hanggang 60 or hanggang 58 FPS, hanggang doon lang talaga yung kaya niyang gawin. Pero kung yung phone may kaya naman mag-project ng ano ng 60 FPS, kaya niya pang lumagpas doon mga 62, kasi wala pang game guys na nagsusupport ng 90Hz or 90 FPS, God, the game wala pa. So lahat yan is 60 FPS pa lang. Pero pwede siyang umangat hanggang 61 to 62 plus
FPS. By the way, yung next naman niya is yung kanyang graphics optimization. Makikita nyo guys sa ating mapa yung graphic optimization niya. Meron dyan mga konting part na medyo hindi na detailed. Pero dahil nga dun sa ganun, hindi mahihirapan yung CPU natin mag-process at saka yung GPU natin ng mga graphics. So, ibig sabihin, mas smooth siya, mas maganda siya. And speaking of smooth at mas maganda, meron din tayong ginawang optimization sa kanyang effects or yung kanyang effects optimization. So, pag nagkaroon ng mga malatinding clash doon na naglalabasan yung animation, di ba? Maraming skill, maraming mga pagsabog, etc. So, doon guys naman ay meron tayong ginawang optimization din. Medyo kinancel natin yung ibang animation na madalas nakakapagpalag kapag mayroong clash. And ipapakita ko yung sa inyo guys sa example natin mamaya. Dahil maglalaro tayo ng brawl game at doon natin makikita yung sandamakmak na mga effects sa atin lang heroes kasi isang lane lang yon at sobrang daming effects na mamaya. And anyway, speaking of example, roll the highlights. Let's go! So mga kapare ko, ililinawin ko lang para sa mga magtatanong pa rin kung meron bang kailangan na graphics quality gamit-gamit yung ating script. Ang sagot, wala po. Ang ibig sabihin, support ng ating script kahit mapa-high, medium, or smooth graphics man na settings yung gagawin ninyo. It depends pa rin yan sa phone ninyo. Kung kaya yung high graphics, why not? If kaya lang talaga for smooth, okay lang din yan. No problem yun. Gagana pa rin yung script natin doon. So, tingnan nyo na lang guys yung ating mismong settings. So, yung sa settings ko, sinet ko siya sa aking ultra graphics. Yan. So, kasi support na ng mismong Moonton yung or ng Mobile Legends yung Realme 5 4 for ultra graphics kay Realme 5 at napakasaya, di ba? Anyway, dito ko natatapusin, no? At i-roll ko na lang yung ating example video mamaya. Let's go. So, yun na nga mga pare ko, nasa game na tayo. So, ayan, naka-ultra graphics pa rin ako diyan. And as you can see naman, tingnan niyo yung graphics natin mga kapare ko, sobrang smooth. Ayan, no? Tingnan niyo. So, dito guys, so papansin niyo yung mga konting small detailed animation na mawawala sa kanya kasi nga inalis ko na para hindi siya masyadong lag. And as you can see guys, oh, tingnan niya, nagbabatuhan na kami ng skill dito. Wala pa ako napapansin na lag at FPS drop sa phone ko. By the way, gamit ko dito guys, Realme 5 phone lang, okay? Siya na talaga yung panglaro ko, no? So, as you can see, yan, napaka-smooth. Alright. So, guys, dito, hindi ako gumamit ng screen recorder kasi baka hindi nyo ma-appreciate yung paggamit natin ng, ano, ng script. Kasi nga, medyo nag-FPS drop pag gumagamit tayo ng screen recorder. Pero kapag movesin yung screen recorder natin, wala namang masyado. Pero meron pa rin konti-konti para hindi naman ganong kalala. Anyway, as you can see, no, nantitrip lang ako dito. Wala na akong makikita magandang laro dito. So, yan. Tingnan yung effects, guys, ha. So, medyo maliwanag pala yung ring light natin dito. Anyway, dito ko na muna ikakat yung aking pagsasalita at ibibigyan ko na kayo ng full highlights nang walang nagsasalita. Yun lang guys. Let's go. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Can't you see? So yun na nga mga pare ko, dito ko na muna tatapusin yung video natin para magamit nyo na yung ating script at hindi na kayo masyado mabala. Kung umabot kayo sa part ng video na ito mga kapare ko, gusto ko muna sana na mag-comment kayo dyan sa ilalim kung ano na gusto nyo sa script or kung meron pa kayong problema para sa next na config natin ay ma-upgrade ko or ma-update ko siya. Kaya kung sa inyo guys, just comment down below and share nyo yung video sa mga kaibigan nyo or mga katropa na yung nahihirapan in terms of FPS drop and syempre kay Hans. So yeah. Dito ko natatapusin yung video guys. Huwag nyo kalimutan i-like and i-subscribe yung ating YouTube channel. Yun lang. Peace!